my breakfast. Yung noodles to, ginisa ko yung tira-tirang ano, karne tsaka manok. Ayan. Lagyan ko lang ng kunting sabaw para may mahigup tayong sabaw. Yan. Magkakain na tayo, guys. Kakain tayo ngayon bago magluto. Kasi mamaya, busy na naman. Kayo ko nang ubusin. Wala nyo, hindi ko kayo ubusin. Kayo ko nang ubusin. Mukbang tayo, guys. Mukbang noodles. Walang toyo. So, hindi ko na nilagyan dahil wala nga. Walang toyo. Hindi mo na nilagyan. Diba? Wala tayo umupo. Para diretso sa paa. Pag kumain. Yun. Diba? Diretso sa paa yung kakainin natin. Di ano? Di hindi mabubusog. Masarap siya. Ayan, sarap yung pagkain natin ngayon. Walang tinapay. Yung karne, yung baby lamb to eh. Yung tira ko nung Sunday. Tapos may mga pagpag pa. Yung sa pusa to eh. Tapos, di ba maraming ano? Tira sila, kinuha ko yung iba. Sinugasan ko, nirecook ko. Patay naman bakterya niya. Di ko naman ano, konti lang ginawa ko. Para hindi mahalata ba? Para-paraan lang yun, para makakain ng masarap. Kahit minsan. Masarap sana bihon eh. Kaso walang bihon. Ready na yung lutuin ko. Dami ko pang gasan gulay. Tapos hihiwain ko pang maliliit. At least di na ako magutom kahit ang oras. Kakain mamaya. Hindi, ano, busog ako. Mabuti may repulyo dito. Minsan wala. Ang salad lang naman kasi namin itong repulyo. Hindi naman niluluto. Salad lang talaga. Yun lang gusto niya. Bubulok yan kung hindi po no, buwasan. Kasi minsan ano eh, naabot yan ng ano, lagpas isang buwan sa rib. Kung di kulutuin, hindi maubos. Sayang, di ba?
Ubusin ko na. Ayan. Diba? Yung kunting sabaw, parang lumi style. Luwa nga kung lumi pag-uwi ko. Naroon akong gumawa ini. Isaw ko ano, yung pata. Paanong baboy. Sarap yun. Yun, buo pa yung mga pakpak yung tinapin nila. Ganun talaga pag mga pangayaw ng steady kumain. Kukunin lang yung laman. Hindi nga sila kumakain niya ng balat. Ako pabalit ko ng balat. Marami itong repolyo, kaya madami ang ano niya. Mabuti man maaga siyang umalis. Kaya nakapagluto ako. Sain sana ako, kaya lang alam niyo yung bigas dyan. Mahalata niya, may bawas. Sain sana ako, isang baso. Kunti lang kasi nasa bote. Mahalata niya na binawasan ko yung baso. Yung bigas na nasa baso, hindi pa bukubukas. Disob yung ano sa'yo, di ba? Kore. Ayan. So, ayan, sold na yung pagpapalas natin. Mamaya, iwan ko anong pananghalian namin. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung ano oras sila darating. Nagluluto na ako. Trabaho pa naman yun. Sorry. Error ko na lang kasi walang panin. Magbibigay lang ako ng guys ng konting tips na yung mga uwi sa Pilipinas na OFW yung kagaya ko. Ang gagawin natin, siyempre natural na dyan yung mga sanitizer natin, mga pangano laban sa mikrobyo. Dapat magdala din tayo ng extra damit natin, hindi lang isa, dalawa, tatlo gun. Para magpalit tayo, tapos lagi tayo mag-spray sa katawan natin ng alcohol. Tapos mga every 3 hours
tapos palitan natin yung mask natin. Yung disposable ang gamitin natin para sigurado. Iwas tayo sa sakit. Hawaan ni COVID. Nagmagala siya ngayon eh. Lalo na sa Saudi, dami na naman ano, COVID ngayon. Diba? Tapos siyempre diba nakalag yung mga hotel ng mga OFW. Yung mga may mga nag-positive. Ngayon, natatagalan daw yung resulta ng swab test natin. Dahil nga sa sobrang dami, siyempre ang hirap pa mga sikasawin kaya dami nang reklamo kababayan natin dahil matagal lumabas. Yung iba umabot na ng 10 araw ng ganun. Hindi pa rin ano, yung iba 5 days na bago na swab test dahil nga siyempre hindi masikaso. Dami ba naman OFW mong uwi? Sana huwag tayong mainip. Kasi hindi hawak, hindi po hawak ng uwa yung ano, swab test natin. Kaya mahirap. Tsaka magdala din tayo ng extra na pagkain natin. Ako magdadala ako ng kape. Asukal. Mag-ano rin ako ng tinapay magdadala. Nahirap na, diba? Magutom ka. Dala kayo ng tea. Number one, magdadala tayo ng ng gamot. Bili nga ako ng panadol eh. Madaming pan. Sorry. Maraming panadol. Mayan, ano yung alam mo na ko. Bibili namin. Madaming panadol yung bibili namin. Amukin yung gusto ko. Lumakas na nito. Para din sa anong sa bahay. Kasi hiyang din sa, hiyang sa mga bata yun eh. Madali kasi makaano ng lagnat. Isang take mo lang ng panadol, gagaling ka agad. Ganun ka-epektibo yun. Masarap na rin ito kahit papano. Dawasan mo din sa kape, piling may palaman, wala naman. Mamaya, bise. Tapos ito yung almusal. Ayun naman, kulitis naman. Madali lang naman yung araw. Madaling makatis. Makatis na ng ilang taon. Diba? Araw pa kaya, buwan at linggo, ano, buwan. Tapos itong konti na lipotis. Huwag po tayo magpasaway kapag nasa quarantine tayo, maging mabait tayo para safe. Naku, magpasaway ka, dagdag ka pa sakit, ulang kabir mo. Pati sa staff ng hotel, tutuluyan mo. Diba? Pag naboring kayo, iwa ka ng paraan para hindi maboring sa hotel, diba? Ako gagawa kong paraan para hindi maboring eh. Kasi diba ang gawin natin, kaya tulog mo. Diba? Lapit na rin ang uwi. Tatutulang mo. Nakakapanghina naman itong almusal na ito eh. Kaya lang wala ka naman choice. Diba? Wala kang choice. Hindi pagtigan kaysa wala. Tubig, diba? Okay na yan. Kaya yan ang inayawan ko dito. Wala siyang pakialam itong amo ko na kung anong kainin ko. Wala siyang pakialam. Hindi nga makabili yan. Ay, gusto kong kainin. Kahit yung mumurahan lang, hindi naman naging na yung mahal. Kasi alam ko naman yung presyo dito. Alam ko naman gaano kamahal yung mga bilihin dito. Kahit paminsan-minsan lang yung tinapay, hindi naman mahal yung tinapay na yun. Kahit bilihan ko pa siya ng pera. Uri nga, uri. Mahirap pag-uri. Mahirap yung parang walang pakialam sa'yo, mama. Kaya ganun. Wala tayong magawa, di ba? May maya gising na yun. Okay, guys. See you again.